magkakaroon tayo ng idea kung paano nga daw tinto iiwasan at susolusyonan. So kung ganito yung inyong pader, mga kamasta, tapos yung tiles mo eh, kahit nasabihin mo na napakahusay yan na tile setter, o kaya naman napakagaling na tile setter niyan, kahit master tile setter yan, kung ganito yung wall na problema natin, mga kamasta, hinding-hindi natin ito mapaperfect. Yung magic na dating nung ating duplicator gauge para hindi mahirapan yung tropa. Ganon din, yung kalalabasan maganda. Ito naman si Michael na taga Siruho naman natin. Medyo madugo sa ilong. Pero kaya. Magandang araw sa inyo lahat, mga kamasta. Welcome back sa ating panibagong vlog. Ayan, so narito tayo ngayon sa proyekto natin sa Santa Fe. At nandito tayo ngayon at ipapakita na natin yung mga nagawa natin. At the same time, magbibigay idea tayo pagdating sa problema ng mga tile setter, painter, at the same time sa owner pagdating sa ng separation ng wall at saka tiles. Kasi dito, lumalabas lang naman to kapag yung wall natin talagang malaki yung problema niya. So, ibig sabihin nun, yung pagkakapalitada niya, o kaya naman yung pagkakagawa, eh hindi kaaya-aya. Ngayon, magbibigay idea tayo para sa lahat ng mga kliyente natin, lalo-lalo na rin sa mga manggagawa na kung saan, ito yung isa sa mga bagay na kailangan natin iwasan. Kasi nga, malaking impacto para sa mga finisher. So, sino nga ba yung mga tinatawag na finisher? Sa mga pintor, tile setter, ganun na rin doon sa homeowners. Kasi nga, dito mga kamasta, ipapakita natin ang isang problema na kung saan kailangan nating pag-aralan at the same time, alamin kung bakit nga ba ito yung isa sa mga bagay na kailangan iwasan at the same time, maagapan pagdating sa finishing works. So, gusto ko lamang muna ipakita itong proyekto natin dito. Ito, nakapaglatag na kami dito sa baba. Ito yung tinatawag na ground floor natin. Na kung saan, itong tiles natin dito na instilan na natin. So, nag-start kami dito sa layout namin dito sa harapan. Na kung saan, kinuha natin yung standard na taas na itong pintuan natin. Na kung saan, 210. So, marami nagtatanong kung ano nga ba yung standard na height ng pintuan natin. 210 centimeter po yan. So meron din naman yung may gusto naman, lalo-lalo sa mga client natin na gusto nila, mas malaki yung pintuan nila. So yun na yung mga mas mataas dun sa standards na sukat natin. Pero kalimitan, syempre, Pinoy tayo. Kung ano yung height na kalimitan ginagamit natin ay 210 cm up to yung dito, tapos dito sa baba. O kaya mag-start tayo sa baba hanggang sa taas. So itong pagli-layout kasi ng mga pintuan, dapat yan naka-level din yung bintana. Pero ito hindi na nila kinuha yung level. Pero okay lang naman yan. Bali ito, naka-adjust na sila ng halos 2 inches. Ayan, 2 inches yan yung taas niya. So ito, kulang-kulang na 1.5 yung mortar na ginamit natin dito. Kasi kailangan nating habulin yung pintuan sa ilalim ng pintuan na to. Kaya may spacer tayo dito na halos 1.8 po yan. Yan po yan. Kaya hindi naman natin pwedeng isagad o kaya naman isakto-sakto. So dapat yan may paglalagyan o kaya naman yung may space pa rin para hindi naman masira yung tiles natin. Ngayon mga kamasta, pakita muna natin itong nilatag natin dito para makita ninyo yung mga ginawa. Ayan o. So, napakalinis mga kamasta, no? Yan ang kagandahan. Yan ang magic na dating ng puti. Yun talagang malinis siya. Tingnan. Kaya, dapat maganda rin yung pagkakalatag niya. Yan. So, halos Siruho na lang. Ito, hindi na natin ganong nasukat yung part na yon dun sa harapan, kung saan dito may naiwan na Siruho na maliliit. Pero okay lang naman to, kasi pasok na to. Halos ito, nasa 4 inches, o kaya mas malaki pa sa 4 inches to. Kaya pasok na pasok. Itong mga nakatayo na to, yan na yung mga nakatapat dito na Siruho niya. Bali, nakaprepare na yan para salpak na lang. Tapos, dito naman sa part na to, yan, dito na lang. Konti na lang din. Ngayon, pagdating sa Siruho mga kamasta, so bago tayo pupunta sa taas, ito muna yung gusto ko munang pag-usapan sa mga
Yung kagaya nung nabanggit ko kanina. Kung ano nga ba yung isang bagay na kailangan malaman ng mga finisher o kaya naman yung mga manggagawa pagdating doon sa finishing. Ano nga ba yung pinag-uusapan nating finishing? Pagdating sa plastering, yan ang pinaka-importante. Plastering sa tiles na din. So dito nagkakataloy yung laging pinag-aawayan. Bakit nga ba mahirap isiruho o kaya kunin yung pinakasukat ng building natin minsan. Lalo-lalo na kung hindi maganda yung pagkakalatag ng palitada niya. So dito makikita nyo. And kahit na hindi naka-equal yan, kahit hindi maganda yung pagka-eskwala ng hamba na to, sinunod pa rin natin yung siruho niya. Ngayon mga kamasta, ito yung gusto kong pag-usapan. Para naman, magka-idea ang bawat isa pagdating sa pagseseruho. So, tingnan muna natin maigit. Poste po ito. Ayan, poste na nandito sa kalagitnaan ng kitchen natin na to. So, kung makikita nyo, malaki yung comparison. Yung gap natin dito, tsaka gap natin dito. So, itong tiles natin naka-eskwala. O kaya naman, naka-base tayo dun sa pinakaharap na kung saan naka-eskwala po yan. Balikinuha natin yung distansya ng hallway na yan, kung saan banda yung pinakagitna niya o kaya kung saan yung level natin o kaya naman yung guide natin para maganda yung latag ng tiles natin mula dun sa simula hanggang dito sa dulo niya. At ganun na rin sa distribution ng tiles natin na ibabato na natin sa banda rito. Ngayon mga kamusta, kung mapapansin nyo to, ito yung isa sa mga problema namin na naglalatag ng tiles. So, ito pwede natin itong iwasan o kaya naman, i-prevent pagdating sa pag-finish ng inyong mga bahay o kaya naman sa mga gawain nating mga bahay. So, hindi ko naman sinasabi na may perfect o kaya bawat gawa natin ay perfecto. Pero ito lamang, gusto ko lamang itong pag-usapan para ma-avoid natin ang isang bagay na kung saan nahihirapan yung mga finisher na nauhuli, lalo-lalo na sa amin na tile setter, ganun din sa painting works. So, ito, usapang mason at saka tile setter, ganun na rin sa painting works. So, dito, kailangan natin itong i-prevent. Kasi ito yung mga bagay na mahirap o kaya mahirap solusyonan at hanapan ng paraan para mas maging maganda yung kalalabasan. Kaya kung makikita natin tong poste na to, napakahirap ng habulin po niyan. Kahit nasabihin mo na sabihin na natin na may pintura naman o kaya na may ibang pamamaraan. So, oo, may mga ibang pamamaraan na kung saan yun yung ibabahagi natin para naman hindi mahirapan yung mga homeowners natin. Pati na rin sa lahat ng mga naghahanap ng solusyon kung paano nga ba natin iiwasan at itatago yung mga problema na ganito. So, dito, hindi mo gaano makikita sa camera, pero pag sa actual, makikita mo kung ano yung problema natin. Etong wall na to, napakalaki po ng problema na ito. Kaya nga po yung siruho namin dito, mahirap i-guide, mahirap sundan. Kasi ang lagi namin sinusundan dyan, ay yung kung saan tayo nagsimula. So, tingnan natin dito sa part na to. Ito maliit lang naman yung problema niya, pero kung titingnan mo ng actual, parang masagwa siya tingnan. So, hindi ko naman sinisiraan yung gumagawa dito. Pero ito, magkakaroon tayo ng idea kung paano nga tinto iiwasan at susolusyonan. So, kung ganito yung inyong pader, mga kamasta, tapos yung tiles mo, kahit nasabihin mo na napakahusay yan na tile setter, o kaya naman, napakagaling na tile setter yan, kahit master tile setter yan, kung ganito yung wall na problema natin, mga kamasta, hinding-hindi natin ito mapaperfect. Kasi ang suggestion ko, o kaya ang bilin ko sa mga tao ko dito, sabi ko, imbes na straighten sana namin yung pag-cut na ito, gamit yung tile cutter, yung blade, mga kamasta, mas mainam sana yon. Ngayon nga lang, kailangan naming habulin yung mga lubog na to. So ito yung mga nauna ng nilatag. So tingnan natin sa taas mamaya kung ano yung ginawa namin na solusyon para kahit napapano, maganda siya tingnan. So dito, straight to, pero yun nga lang, lumubog yung wall. So, ginawa sana namin yan, sisiruho natin yan isa-isa. Ngayon, may pamamaraan naman yan para mas maging maganda yung kalalabasan yan. Pero,
pakita natin sa taas kung ano yung mga solusyon na ginawa namin para maganda yung itsura niya. Pero meron pa mas magandang solusyon dito. Ayan, nandito yung tropa natin. Ayan. So, tingnan natin dito sa part na to. Ilaw mo nga, kan? Jeboy. Ayan, nandito yung mga tropa natin. Si Jeboy. Na feeling malaki ang katawan. Tapos si... Oh, ito mo, may ilaw pala. So, binago natin yung resolution ng camera para makita ninyo ng husto kung ano nga ba yung sinasabi ko na laging pinagtatalunan ng mason, ganun na rin sa tile setter. Halos parehas naman sila ng trabaho. Pero yun nga lang, minsan, syempre, magkakaibang, kumbaga, pwesto yan. Kunwari, iba yung gumawa dito, iba rin yung gagawa dyan. Parang ganun. Ngayon, itong wall natin dito, ito yung ginawa namin na isa. Kita nyo? Kita nyo yung tama. And, medyo iniipit namin onti yung PVC pipe. So, pinatay muna namin yung breaker para safe naman. Ngayon, eto tayo, dito tayo mag-focus mga kamasta. No? Yan o, oh, kita nyo. Sinundan natin yung wall na kahit alam naming may tama na siya. Yan. Sinundan namin yung wall na yan. Para ka ako, kahit na papaano, hindi yung nagkakaroon ng awang yung gilid niya. Although, masagwa siya tingnan, pero kung eto, kukunin natin pagdating sa painting works, kayang-kaya po yan dalhin. Ngayon, meron pang isang bagay para maitago natin yan na kahit hindi mo na siya susundan na ganito. Kasi nga, ang rason ko talaga dyan, dapat malinis siya tingnan. At the same time, kahit na ganito, yung wall natin, na kahit na gusto kong i-grind sana tong wall para pumantay, medyo mahirap na po yun na trabaho para sa amin. Meron pa tayong isang bagay na kailangan malaman pagdating sa ganitong problema. Ngayon, meron tayong tinatawag na baseboard. Yan. So, tingnan natin sa screen natin. Meron tayong tinatawag na baseboard na pwede nyong gamitin mga kamasta para maitago yung mga wall na yan. So, medyo magsasafoy lamang yung painter natin dito. Pero, okay naman yon pagdating dun sa finished product natin. Kasi nga, eto nga, yung nabanggit ko na kanina, may tatago natin yung tama ng wall na to, na kahit sabihin mo na bengko-bengkong o kaya naman hindi siya 100% na maayos yung pagkakapalitada niya, pwede naman natin yan itago. Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng trabaho perfect po. Wala tayong makikita na perfectong trabaho. Ngayon, meron tayong mga solusyon, mga bagay na solusyon para maiwasan. At hindi naman yung pangit siya tingnan, kundi ito makakatulong pa nga para sa karamihan mga kamasta. No? So dito, meron tayong baseboard. Pwede kang gumamit ng 4 inches o kaya naman 6 inches. Meron din 5 inches mga kamasta. Meron din tayo, bali yung dalawang uri ng baseboard na ginagamit natin, meron tayong PVC, meron din tayo yung wood. Pero kalimitan, mas sinasuggest ko o kaya binibigay ko para sa mga client natin ay yung mga yung wood type mga kamasta. Kasi nga, mas maganda siya pinturahan pagdating dun sa finish na product niya. Kasi ang ginagamit natin dyan, acrylic paint mga kamasta, hindi siya yung basta-basta. Napipinturahan mo lamang ng paintbrush o kaya roller paint. So, paint roller. So, hindi yan, hindi siya gaanong ma-appreciate mga kamasta. So, mas maganda gumamit kayo ng baseboard na pwede siyang pinturahan gamit ang acrylic paint. Medyo costly nga lang siya, pero ang maibibigay ko na sigurado o kaya kasiguraduhan pagdating sa finish o kaya sa finish look niya, sa outcome niya mga kamasta, mas mainam po yon. Kahit na hindi pa natin to na ibibigay, na kumbaga parang kumbaga tinanong kay madam kung gusto nila na baseboard na lang yung gagamitin natin dyan, kasi may paraan pa naman, pwedeng pinturahan, habulin ng masilya. So maraming paraan, pero ang pinaka the best talaga nito para hindi matagalan yung painter, matagalan yung manggagawa mga kamasta, para hindi rin magsasuffer yung may-ari pagdating doon sa separation nung tiles at saka yung wall natin, mas mainam gamitan na lang natin ng baseboard. So yun yung isa sa mga pamamaraan na maaari kong ibahagi sa inyo mga kamasta, na para hindi na rin nahihirapan mga kamasta. Kasi sabi ko nga sa inyo, lalo-lalo na pagka ganito kaluwang. Ito, tinan nyo. Mula doon, yung hallway na yon hanggang dito,
papasok ka dito sa isang room, makikita mo yan, mapapansin mo yan. Kahit nasabihin mo na mapinturahan tong wall, so mapapansin niya. Dami namang pamamaraan, mga kamasta. So kung may mga suggestion kayo, just comment down below para man pag-alaran lang bawat isa, mga kamasta. Ayan. So dito, ito po, halos siruho na lang yung ginagawa namin, mga kamasta. Ayan, siruho na lang. Ganon din dito. Tapos yan, ito, kaka-install lang yan. Ngayon, dito pagdating sa siruho, mga kamasta, ito yung pinaka-sensitive na part ng pag-finish natin o kaya paglalatag natin ng tiles. Kaya nga dapat ingatan din natin yung pagsisiruho na yan, na kahit medyo mahirap. Kasi ito talaga pinakamahirap eh. Ito yung paglalatag ng buo na to, madali lang yan basta marunong ka. Ayan. Totoo naman yon, basta marunong ka sa isang bagay, madali na lang. Basta ina-enjoy mo rin siya. Meron din nagtatanong na isang subscriber natin, bakit nga daw inuna natin yung tiles at hindi yung pintura. So ito may ceiling na to. Tapos na yung ceiling niya. Ito. Okay na. Sa baba na lang. Pero ayun kasi, pag-iisipan pa yan kung ano yung mga gusto nilang gawin sa baba. Pero gusto na nung client, latagan na to ng tiles, mga kamasta. Kaya nga po, inuna na namin tong tiles. Kasi may proposal na rin tayo para sa painting works. Pero sabi naman ni Madam, gusto niya na malinis na rin, na maapakan. Kaya inuna na natin tong tiles. Ngayon, sa sunod na mga araw, kung matapos man tong proyekto natin pagdating sa tiles, tile work, kung gusto niya papinturahan yan, iingatan na lang natin. Kasi may mga pamamaraan naman tayo para maingatan yung mga, kumbaga, yung mga nauna na. So may mga bahay rin naman tayo, mga nilalagyan ng kisame, pinipinturahan na natapos na talaga yung tiles niya. Ayan. So ito na lang ilalatagan natin na isa. Ito, antayin na lang natin si Madam at siya daw mamimili ng kulay ng tiles na ilalagay dito, tsaka kung ano yung uri. Pero dito, sabi ko kay Madam, although ito may salamin to hanggang dito, hindi rin naman natin masasabi na yung tubig ulan hindi siya papasok dito. So sabi ko, magbubutas na lang tayo dyan para sa floor drain. So tatapatan natin itong mga poste, tatabihan natin. Bubutasan na lang natin yan. Ayan. Yung sa poste na yan, doon natin tatago. O kaya ipapasok yung PVC natin. O kaya pwede naman dito sa gilid. Ayan. Bubutasan na lang natin yan. Para yung clevey natin, kumbaga mataas dito sa may gitna na to, tapos pag ganun siya, tapos pag ganun na rin doon. Tapos syempre mas mataas dito sa part na to. Para siguradong pag ganun. Pero hindi mo siya mapapansin. Ayan. So dito rin, ito rin, bakit nga daw ba pala, maalala ko. So may nag-comment din, bakit daw pala mataas yung mortar natin. Kanina, dun sa unang sinabi ko dun sa pintuan natin sa harapan, heto hinabol mo lang po namin yung height ng pintuan. Importante yon. Pag naglalagay ka, mga kamasta, ng mga tiles, ang base mo lagi yung pintuan na yan. So, kaya nga po yung mga PVC pipe na to, nahuli na ata. Kasi nga, okay naman siguro yung taas, sabi naman siguro nila. Pero hindi na tayo yung gumawa ng electrical niya. Which is okay lang naman yan. Kasi mataas naman yung mortar. Kaya pasok pa rin yung mga PVC pipe na yan. Ayan. O, tingnan naman natin yung siruho natin dito, mga kamusta. Ayan o. So, ito na yung hamba natin. Meron tayong sumobra dito na halos 2 cm. So pakita natin yung 2 cm na yan kung saan siya pupunta. So ito may taas yung views niya sa reels eh. Kasi nga pinagtatalunan nila. Sagot nga nung iba, huwag na lang daw natin lagyan ng pintuan. O kaya naman, huwag na lang daw ibukas yung pintuan para hindi makita yung pagitan. Ito yung isang bagay na kailangan din natin alamin, mga kamasta. Kasi nga, pag yan, nakasara yung pintuan na yan, dapat naman yan, walang masisilip na pagitan ng tiles na para sa kabilang room. Kasi nga, itong room na to, iba yung kulay o kaya yung uri ng tiles na ilalagay natin dyan. So, kung makikita nyo to, meron tayong tiles dito na 60 by 60 rin. Pero yun nga lang, wood type, mga kamasta. Ito, mahirap buksan. Mariwasa, mga kamasta, na ang uri nito, ceramic tiles. Ito yung uri ng mga tiles na binababad natin sa tubig. So ma-distinguish nyo kaagad, malalaman nyo kaagad kasi nga nagre-red siya. Ayan. Pagka ceramic kasi, mga kamasta, kalimitan talaga yan, mga mariwasa. Ceramic po yan yung binibigay nila. Ngayon, ito yung uri ng tiles na ilalagay natin doon. Para hindi natin masilip yung tiles na ganyan doon sa harapan,
O kaya dito sa pagbungad mo dito, hindi yung kumbaga makikita mo na ay iba yung uri ng tiles na nandoon sa loob. Kasi nga minsan ang ginagawa nila hanggang dito. So hindi yun na itatago ng pintuan. Ngayon ang ginagawa naman ng iba, pagka doon naman sa kabila na makikita mo yung tiles na puti na to, pag nandun ka sa kwarto mo, eh makikita mo yung ganitong uri din na tiles. Parang pangit din siya tingnan, parang masagwa. Ngayon, ang sinabi ko sa foreman natin, dito natin siya hihiwain. Dito natin siya, dito tayo magkakaroon ng dugtungan. Although matrabaho yan para dun sa gilid ng kwarto na to, para dito sa part na to, kasi syempre kakatingan natin yan. Kasi ito yung guide natin. Pero okay lang naman po yun. Okay lang naman na medyo matrabaho basta maganda siya tingnan. Yan. Diba? Para naman sabihin natin na hindi lamang yung nag-tiles ka, tapos na. Siyempre habulin mo rin o kaya tingnan mo rin yung kung ano yung kagandahan at yung kalidad ng trabaho. So mas maganda na medyo o kaya dapat meron ka rin pamamaraan na kumbaga kaaya-aya rin siya tingnan. Hindi yung latag ka lang ng latag. So, maglalagay na tayo ng tile adhesive. Purong tile adhesive po yan yung ginagamit natin. Heavy duty na tile adhesive. ABC, tile adhesive, heavy duty. So, purong-puro po yan, walang halong semento. Pero dapat may halong tubig. Kasi yung sasagot ng mga karamihan, mga pilosopo eh. Paano pagka purong adhesive yan ilalagay mo, walang tubig? Dapat yan may tubig. Di ba? Paano magiging kanyan? Tingnan natin. Ganito tayo magseruho. Di ba? Medyo matrabaho nga lang, pero maganda siya tingnan. Ito yung magic na dating nung ating duplicator gauge. Para hindi mahirapan yung tropa. Ganon din, yung kalalabasan maganda. Ito naman si Michael na taga-siruho naman natin. Medyo madugo sa ilong. Pero kaya. Sukat na sukat. Tignan nyo naman yung tama ng pader. Kinunod nila yung tray pinto. Pero okay lang. Naayos na lang natin. Yan. Pwede na tayo mag-layout dito. Diretso doon. So papalinisan na natin yan. So, pakuha muna tayo merienda. O, merienda si Congressman. O, merienda na. Merienda muna yung tropa. May lakas naman si Bong. Tsaka si Benny. Napagod. Napagod sumakay yan. Ayan, no? Pintura na lang para sa ceiling nila. So, ito na yung susunod natin gagawin. Diretso na yan, layout niya. Papatigasin lang natin onti itong guide natin. Bali, tatapusin lang muna nila yung mga siruho na yan. Then, bago tayo mag-proceed dito sa part nito. Kasi yung baba, ayan, ayos na eh. Ayos na to. Mga siruho na lang talaga. Ito ginawa namin to nung walang kuryente, gawa nga nung bagyo. Ngayon, hindi tayo makapagsiruho sa taas para sana matapos yung isang kwarto. Ngayon, sabi ko, umpisa na namin tong baba kung saan ito na yung ginawa namin. Nung walang kuryente, priority muna namin to. At least ay makalatag kami ng buo, yung guide natin na to. Tapos tong buo na to, para maganda siya. Kumbaga, para maumpisahan. Kaya kung makikita nyo, mas marami yung nagawa dito kaysa sa taas kasi ilang araw din na brown out dito. Ayan. So, susunod na tong isang kwarto.
So dito na natin inambak yung mga semento tsaka tile adhesive. Yung mga pintuan nandito na rin. Ayan. So susunod dito yung mga pag natapos ng mga to sa mga CRs na. Tapos yung cladding natin sa harapan. So ito pa yung itatiles natin dito. Ayan, ubos na naman yung graba natin. So papakuha pa tayo. Bali, ito na kasi yung pinagsalandrahan. So ito pa yung mga itatiles. Yung garage. Ayan, so abangan nyo pa yung mga ibabahagi natin sa usunod ng mga vlog mga kamasta. No? Ayan, hapon na. So, kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog mga kamasta. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!